Ito ba yung masaya na sa church tayo? So, magkaroon tayo ng konting icebreaker bago tayo pumunta sa ating message. So, maglaro tayo ng sino siya. Okay? So, ano to? Yung mga picture na ipapalabas ko, halos lahat makaka-relate. Kasi yung iba matatanda na, yung iba pambata. Siguro, sigaw nyo na lang yung pangalan kung kilala nyo siya. Ha? Siguro sa mga Gen Z at Millennials, hindi nito kilala. Okay, simulan natin. Handa na ba kayo? Amen? Okay, number one. Nakita niyo yung post ni Pastor Bong, di ba? Yung senior niya. Sino siya? Kilala niyo ba siya? Yung mga nanay, kilala niyo ba? Ayan yung senior ni Pastor Bong, oh. Pastor Bong. Hindi niyo kilala? Wala, wala yung nakakakilala kasi siguro yung mga lalaki na medyo old na. Kilala niyo ba? Wala. Senior to ni Pastor Bong sa kanyang timeline. Kung sino siya. Kailan nyo? Kilala nyo? O, huli kayo lahat sa pila mamaya. Joke lang. Dahil lang nakasagot, siya ay si Lala Montelibano. Alright? Isa siyang adult film star or sexy star nung matagal na panahon na. Sino nakakilala sa kanya? Siyempre, wala nga amin. At si Ate Yun. At saka si Mamita, di ba? Sino pa? Sino ko lang nakakilala? Si Kuya Joaquin, hindi mo aminin na kilala mo? Sino? Ikaw, mama, hindi mo kilala? O, sige, siguro. Eto siguro kilala niya susunod. Paunahan kung sino yung sasagot, ha? Sino siya? Next picture. Yan. Ewan ko lang, hindi nyo kilala yan. Idol natin yan sa mga action star. Yan yung masarap pagbabarilin. Baron. Sa si Baron Geisler. Tama ba yung spelling ko? Baron Geisler. Okay, next. Ito, medyo madali. Minsan, nakikita nyo lang ito sa daan. Yung kamukha nito, minsan nakikita nyo lang natin sa daan. Siguro, kamukha ni Brother Harvey. Maraming tinitrain yung sumusunod na picture. Okay? 1, 2, 3, go. Sino? Hindi nyo kilala? Yan. Hindi nyo kilala nga? Kilala mo, Jesus? Hindi mo kilala? Pambihira. Susubong kita dyan. Friends kami niyan eh. Kaya Richard. Richard, oh, ikaw daw. Sabi ni Brother Ricardo. Siyempre, walang iba kundi si Manny Pacquiao. Ito siguro yung susunod. Hindi nyo alam kung, hindi nyo kilala kung sino siya. Ang makakakilala lang nito yung mga boys lang. No? Mga boys. Okay. Sino siya? Next picture. Si Elvis. Ano, boys? Kilala niyo ba? Mga flip-toppers, kilala niyo ba? Si Elvis yan, di ba? Si Elvis. Ngayon, meron ako sa inyong tanong. Sa apat na picture na yan, sa apat na tao na yan, ano yung pinaka, ano yung commonalities nila or similarities nila? Pwede natin sabihin, artista, tama. Si Elvis, artista din yan eh. Mag-extra-extra yan eh. Pwede din natin sabihin, may pera. Or sikat. Pero, isa sa pinakakaparehas ng mga taong to, Manny Pacquiao, si Lala, si Baron, at saka si Elvis. Pare-pareha silang mga nakakilala sa Panginoon. Imagine mo, si Baron Geisler, parang wala ka pagpapag-asa yung buhay. Pero alam niyo ba, nung nakakilala siya sa Panginoon, nag-aral pa siya sa Bible School, All Nation College sa Antipolo. Tapos siya ng Bachelor of Theology. Imagine niyo. Ito, si Lala, yung gold star. Yung senior ni Pastor Bong. Paano siya nakakilala sa Panginoon? Merong pastor na nagpipig siya daan. Mahal ka ng Panginoon, tanggapin mo siya. Kahit gano'ng kang makasalanan, handa kang tanggapin ng Panginoon. Si Manny Pacquiao, sa kanyang downfall, sa kanyang kasikatan, daming pera, nakilala niya ang Panginoon. Si Elvis, parang pag nasa mundo ka ng flip-top, di ba boys, puro mura, walang kapag-asa, puro murahan, bastusan, pero nakakilala sa Panginoon. At ngayon, nagpipreach na din siya sa kanilang simbahan. Marahil mga kababayan, mga kapatid, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon, iniisip mo, yung buhay ko ngayon, parang napaka-imposible magbago ako. Parang napaka-imposible yung mga bad attitudes in my life ay hindi
kayang baguhin o hindi na mababago. Or marahil iniisip mo, does God really love us? Does God really loves me sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko at kasalanan ko? Kaya pa kaya akong tanggapin? Mananampalataya na. Kung ikaw naman ay nakakilala na sa Panginoon, iniisip mo, Lord, tatanggapin mo pa rin ba ako sa kabila ng lahat ng pagiging hipon ko? Maybe iniisip natin, Lord, tapos magpipray ka na naman kay Lord ng forgiveness, tapos paulit-ulit na lang ako nagsusorry sa'yo. Or maybe iniisip mo, to be a Christian is to be perfect. There is no room for mistake. Dapat pag-Christian, dapat nagkakasala. Or, sa kabila ng mga nangyari sa buhay mo, pwede ka pa bang mag-start over kahit paulit-ulit lahat na lang yung mga nangyayari? You thought that God had finished with us because of many sins we had committed. We believe we couldn't come to Him and that He would never accept us. Minsan ganito yung iniisip natin. But, when Jesus came, He lived among simple people like you and me. Katulad mo at ako. With no hope, condemned and broken. But Jesus' stories with those people, so kahit sino ka pa, no matter what you have done or how broken you are, we can still come to. I want you to look with me in John chapter 8. Let's all stand up and maybe Sister Jen will flash the verse. John chapter 8, verse number 1 to verse number 11. Tumayo tayong lahat kung nakita natin ang salita ng Diyos. John chapter 8. Ito na naman si Sir. Tuwing magtuturo at magpipitch, lagi na lang nasisinga. No? Excuse me, ha? Sundan niyo po ako sa inyong mga mata, babasahin ko po. Nandiyan na po kayo si Amen. John chapter 8, verse 1 to verse number 11. Sundan niyo na lamang po ako ng inyong mga mata. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning, He came again into the temple, and all the people came unto Him, and He sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto Him a woman. And when they had set her face, her in the midst, they say unto Him, Master, this woman was taken in adultery, in the very commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting Him, that they might have to accuse Him. But Jesus stooped, but He heard them not. So when they continued asking Him, He lifted Himself and said unto them, He that is without sin among you, then stooped down and wrote on the ground. And they assured it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. And when Jesus had looked at Himself, and saw none but the woman, He said unto her, Jesus, hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, No more. Let's pray. Father God in heaven, thank you for this passage. Thank you for this story, Lord. Na, even though what we have done and who we are, and we are never too broken to belong to you. May you bless us and give us understanding as we have your word this morning. Jesus, salamat po. Isinulat po ang book of John, Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Bawat isa sa kanila, meron silang si Jesus Christ.
Sa Book of Matthew, pinapakita ni Matthew si Jesus Christ bilang isang hari. Sa Book of Mark, pinapakita ni Mark si Jesus Christ bilang isang servant. Sa Book of Luke, pinapresent or pinapakita ni Luke sa buong mundo na si Jesus Christ ay isang man. Pero sa Apostle John, na si Jesus Christ ay Diyos. At isa sa mga makikita natin, babae na, humayo ka at huwag ka na ulit magkasala. Jesus forgives him, and this represent na si Jesus Christ bilang isang, bilang Diyos. Dahil siya ay nagpatawad ng kasalanan. Ngayon mga kapatid, alam niyo po, dito sa chapter na to at sa passage na to, medyo marami tayong tanong. Okay? Isa-isahin natin yung tanong as we walk through the verses. Handa na po ba kayo? Andiyan lang kayo? Okay lang kayo? Amen? Number one, sa verse number two, makikita natin yung word na temple. What is temple? Ito po yung second temple ng Babylon. Pero ito po ay nirenovate ni Herod the Patriarch. Kaya pumunta si Jesus Christ doon, nagturo siya, lahat ng mga tao pumunta sa kanya upang siya ay pakinggan. Sa verse number 3, and Pharisees. Ito mga scribes and Pharisees, sila yung mga, kumbaga sa panahon natin ngayon, sila yung mga nagtara-translate at nagpapaliwanag ng Torah o ng Old Testament. Yung mga Pharisees naman, sila yung mga hindi mo pwedeng masamahan agad, hindi mo pwedeng kaibiganin o tropahin agad kasi pili nila sa mga banal. So verse number 3, makikita din natin na itong dalawang groups at agad na groups at itong two groups of people, meron silang dinala kay Jesus Christ. Walang iba kundi yung babae. Ang nakalakay dyan, caught. Nahuli. Okay? Caught in adultery. Now, pag binasa natin yung passage, scripted to. Pag sinabi natin scripted, pinagplanuhan. Tama ba? Part of the plan. Itong mga Pharisee and mga Sadducees, part of the plan nila na yung babae mahuli sa mismong akto na nakikipaglangkungan, nakikipagtalik sa isang lalaki. At anong ginawa nila? Dinala nila kay Jesus Christ. Pero ang tanong, bakit parang nasabi natin yung planado to? Kasi, bakit yung babae lang ang dinala kay Jesus Christ? Nakukuha natin? Dapat yung lalaki din. Since, pag sinabi natin adultery, sexual sin outside of marriage. So, talagang pinagplanuhan lang nila. Sa verse number 4, what is adultery? Adultery refers to the act of engaging in sexual relations with someone other than other spouse, violating the marriage covenant. So, kung yung lalaki nakikipagtalik dun sa babae, bakit yung babae lang ang idinala? Is adultery. And in verse number 5, the writer gave us the reason. Now, Moses in the law command us that that should be stoned, but what sayest thou? Anong ginawa ni Jesus Christ? And then, meron siyang sinulat-sulat sa lapad. Now, you need to understand paano nila ititrick si Jesus Christ. Kasi wala ko talaga makikita ng kahit isang kasalanan sa Panginoon. Ganto yan. Pag sinabi ni Jesus Christ na, sige, batuhin nyo. Kasi, ayon sa batas ni Moses, stone to death, sexual sin, sex outside of marriage, in the law of Moses, mamatay sa bato. Pag sinabi ni Jesus Christ, sige, batuhin nyo. Ano mangyayari? Meron siyang iba-bypass. Pag sinabi natin iba-bypass, i-despise. O meron siyang mama-agrabyado. Sino? Ang Roman Empire. Bakit? Ang mga Romano, bagamat sila ay makapangyarihan,
Hindi ka basta-basta dapat papatay ng isang tao kung walang tamang subject. Mga estudyante, oh, may law subject ba kayo? O anong tawag natin doon? Due process. Pag sinabi ni Jesus Christ, sige, batuhin nyo. Kasi sinabi ni Moises, sabi ng Bible eh. Ano mangyari? Magkakasala si Jesus Christ. Sasabihin ng mga skriba at mga parisi, oh, Pilato, si Jesus Christ, pumatay na walang tamang paglilitis. Ikulong. Ngayon, pag sinabi naman ni Jesus Christ na, huwag yung batuhin, sino naman ang lalabagin niya? Amen. Nakukuha natin. So parang, ano bang gagawin ni Jesus Christ? Batuhin o hindi babatuhin? Pero ano ba naman ni Jesus Christ? Parang hindi niya narinig si Jesus. Sumulat-sulat lang siya. Another question, ano sinulat ni Jesus Christ? Hindi natin alam kung ano sinulat niya. And in verse number 7, so when they continued asking him, kinukulit nila si Jesus Christ. Oh, ano, parang binubuyo, inaasar, wala kang masagot. Maybe sinabi, wala kang masagot, no? Ano sabi ni Jesus Christ? He that is without sin among you, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, let him first cast a stone at her. Siya ang unang bumato. And we see in verse number 9, this is so exciting. From the eldest, sa pinakabata, malis sila. Unti-unting nawala yung mga tao. Uulitin ko, mga kapatid. Okay? Uulitin ko yung binasa natin kanina. When Jesus, siya ay nabuhay katulad ng mga taong simpleng tao, katulad mo at ako, makasalanan, walang pag-aasa, broken, no hope. Pero yung mga story na pag binasa natin yung salita ng Diyos, makikita natin, mga kapatid, na itong mga taong to, bagamat ganito ang kanilang buhay, minahal sila ng Panginoon. Now, mga kapatid, the title of our message this morning is Never Too Broken to Belong. You and me are never too broken to belong. Hindi ka ganun kasira. Hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin ganun ka at ito yung mga nagawa mo, wala ka ng pag-asa at hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Now, in the Old Testament, maraming broken people like you and me. Look at Noah. He's broken. After the flood, anong ginawa niya? Naglalasing-lasing. Look at Abraham. Sa hindi niya paniniwala sa Panginoon, nakita niya si Hagar, dinali niya si Hagar. Ganun din yung anak niya. Ganun din si Isaac. Look at Joseph. Kala niyo si Joseph perfect? Hindi. Pag binasa niyo yung Genesis, lagi niyang pinagmamayabang sa mga kuya niya. Na kayo, mga kuya ko, lulugod kayo sa akin someday. Look! Isang babaeng parang walang kapag-asa. David, Solomon, Elijah, and all the prophets. The New Testament, a lot of broken people like you and me. John the Baptist, the disciples, si Peter, ilang beses pinagkaloob si Jesus. Sana niya si Apostle Paul, si Pablo, walang kwenta yung kanyang buhay, puro pumapatay ng mga Kristiyano, the Philippian jailer, and Timothy. But still, they were never too broken for God not to love them and receive forgiveness. This morning, I want to encourage you that no matter what is happening in your life right now, you are in a backsliding stage, lumayo ka sa Panginoon, wala ka ng pag-asa, or maybe you doubt yourself, Lord, sa kabila ng gantong, this message is for you. For anyone of us that sometimes our heart wander, blinded, and far away from God. Number one that we can learn from here is the brokenness of this woman. To belong, because we are all broken at the first part. Can we read it all together? Ready, 1, 2, 3, go. You are never too broken to belong. Isa pa, parang wala nagbabasa. 1, 2, 3. You, ready, go.
The Bible says we are all sinners. And we are good to point to others kung ano yung kanilang kasalanan, but we are all on the same boat. Lord, ganito siya. Ang faithful siya. Tingnan mo siya, Lord. But one author said, don't try to behave as though you were essentially saved. The length of sinners in the same cosmic boat, and the boat is perpetually sinners. We are on the same boat, sinking, and no salvation for us. We are sinners by nature. It defiles every part of us and it makes us blind. Naging bulag tayo sa mga katotohanan. Sin made us live in darkness. And our own conscience, if you will be honest to yourself, makinig ka, kung magiging honest ka sa sarili mo, alam mo kung gano'ng kakasama. Time na alam mo hindi tama yung ginagawa mo. Our own conscience tells us that we are defiled. Nung sinabi, kung gandang, isipin nyo, andito yung babae, tapos nandito si Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ, sino wala kasalanan? Dito, if you are on that scene, you will go. Lahat tayo aalis. Sapagkat lahat tayo ay may kasalanan. The sin of a woman is adultery. Maybe, yun yung kanyang trabaho. And we sometimes look down on our kasalanan. Dinanasin, yun ang hinamark natin sa kanila. But Bob Jones Sr. said, the devil did not tempt Adam with adultery. He tempted them to live independently of God. Kung sa tingin mo, kasi okay naman ako, may kotse ako, mayaman ka na eh. Nakapag-aral ako. Maganda. Satan tempted Adam and Eve to live independently of God. And we all sins is sin to God. Mga kapatid, walang maliit at malaking kasalanan sa Diyos. Diba? Ganon. Pero ang kasalanan ay kasalanan. In our Christian life, minsan, natin na, Lord, bakit mo inaalaw na maging broken ako? Maging ganito yung buhay ko? Ang sabi ni Dr. Paul Jayat Chadran, brokenness, the shattering of will, the softening of our hearts. God sometimes allows those things in our life para basagin ka. We want to live independently from God. One of the story of my professor, habang nagsishare siya ng gospel, when nag-social meaning sila, sabi niya, sinusulingan niya, sinesherean niya tungkol kay Jesus Christ na kaligtasan. Sabi ng babae, lahat sa kabila ng lahat na ginawa ko sa buhay ko. Sabi ni pastor, sabi ng pastor, bakit? Ano po ba nangyari sa inyo? I'm a sex worker. At every time na nabubuntis ako, pinapalaglag ko. Now, can God still accept those persons? Look at the life of Apostle Paul. Hindi isa, dalawa, tatlo, apat, lima ang kanyang pinatay. Pinatay niya yung mga tao na niniwala sa Diyos. But still, ginamit siya ng Panginoon. Katulad ng special number natin kanina, the door is open, come on in as you are. Palagi ko pong sinasabi, hindi mo kailangan, pupunta ka ba sa car wash?
magpapakawas ka, magkakarawas ka muna dito sa bahay mo, tapos tsaka ka pupunta sa carwash. No! Kung sino ka, kung ano ka, all you need to bring is what remains in your heart. The use of fear and pain on your face, take a step, enter in. You are safe in this place. Canon, the perfect love that no one deserves, a peace so sweet it can be put into words, a grace that is greater than the darkness soaking, patience and take a step, let the healing begin. We are wounded, defeated, and we know it. But by the wounds of the Lord Jesus Christ, we are healed. You're never too broken to belong. Never too wounded, never too far gone. And here you find Jesus, you'll find your home. You're never too broken to belong. Now guys, you and me, we're on the same boat. We're all sinners. And that leads us in verse number 10. You are never too broken to belong because Jesus himself chose to accept us. Look at this verse number 10. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, oh, now, you need to understand, in the ancient time, when you say woman, parang sa atin kasi, babae, parang bastos, no? No! In the ancient time, when you say woman, it's a respect. Parang sa atin, dito sa Katagalugan, pag sinabi mong manang, o ikaw, nasan si Trish? Diba? Pag sinabi ako si Trish ng manang, so parang monogdo ako. Pero sa amin, sa Ilocano, pag sinabi mong manang, paggalang yun. Same. Hindi bastos dito si Jesus Christ, ha? Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Nasaan sila? Umalis na silang lahat. Nasaan na yung nag-aakusin sa'yo? Nasaan na yung nagbibindin sa'yo at nagbibiin sa'yo? If Jesus commit any sin, pati siya, aalis siya doon sa pagkakataong yun. But, do you believe that Jesus Christ is sinless? Wala siyang kasalanang nagawa. Say amen. Jesus is the only one who is qualified to sentence this woman. Before Jesus was born, he already willingly to choose to die for us. And sometimes, look at this. People accept us for all the good things that we did for them. Tama? Meron tayong transactional friendship. Oh, pinasakay sa kotse mo, Brad. Pinasakay sa kotse mo. Oh, pinasakay sa kotse ko, ha. Libre niyo ako mamaya. Transactional, eh. Gawan mo ko na mabuti, gagawin ito na mabuti. Pero once, oo, may nalibrihan ba sa inyo ng pamasahe? O bibigyan ko kayo ng good grades, ha? Titreat niyo ako mamaya. Joke. Transactional. But when you start to make mistake or fall into sin, they choose to forget us. Nalilimutan na nila tayo. Pag ganito ka na, ayoko na sa'yo. At hindi lang ikaw, lahat tayo ganun. Yun yung nature natin, guys. But remember, brother and sister in Christ, kahit kalimutan ka ng mundo, kahit i-reject ka ng mundo, kahit is-despise ka ng mundo, Jesus will never forget, never despise, never reject you. Amen? Why are you looking for some compliment, comfort, good words from the world when we can have the peace that passes understanding, love that we need, comfort, and that is from Jesus Christ? Bakit tayo naghahanap ng compliment sa mundo? Bakit naghahanap tayo ng good words from the others? Even though they despise us and reject us, when Jesus can give us this perfect peace and joy that passes understanding, Jesus will still be there. Do you know that song? Tiniplay ko ito minsan sa klase natin, eh. Things change. Plans fail. You look for love on a grander scale. Storms rise, hope fade, and you place your bets on the other day. When you're going, get stopped, and the ride's too rough, when you are just not sure. Time flies, hearts turn, a little bit wiser from lesson learned. But sometimes weakness swings, and you lose from foothold once again. And when you're going, get stopped, when your ride's too rough, when you're just not sure enough. Remember this. Jesus will still be there. Why? His love will never change.
sure as a steady rain, Jesus will still be there when no one else is true. Jesus still loves us. When it looks like you lost it all and you haven't got a prayer, Jesus will still be there. Brother and sister in Christ, palagi nandiyan ang Panginoon sa atin. Last but not the least. Amen? Last na. Say amen. Never too broken to belong. Why? Because of God's love, grace, and mercy to you. In verse number 11, anong sagot? Pakita mo yung verse number 11, sister. Ang sagot ng babae, nung hinanap ng Diyos, nasa na yung nagdidildil sa kanya, nasa na yung dumidiin sa kanya, and this woman answered the Lord, no man, Lord. Three words. No man, Lord. Three words. Now, imagine, nung sinabi na ni Jesus Christ na, oh, sige, sige, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Kung ikaw yung babae, anong gagawin mo? Kung ikaw babato, yun, anong instinct natin? Di ba kukubera natin yung uno natin? Imagine, sa dami natin, tapos andyan yung babae. Kung ikaw yung babae, maybe you will cover yourself. Siguro, expect mo na nababatuhin ka ng mga tao. Pero, maybe that woman was surprised. She said, Lord, and this is the first time that the woman speaks. When she described in the Pharisees brought her to Jesus. Imagine mo, di ba minsan tayo, pag guilty naman talaga tayo, pag kasalanan pa rin talaga natin, at kapag di ba mahilig tayo sa laglagan, mahilig tayo sa sumbungan, pag, ay, hindi ako, hindi ko po ginawa, hindi ganyan, hindi po, hindi ko ginawa, kahit ikaw naman talaga, babae, hindi, Lord, hindi, Lord. This woman, her silence means that she lifestyle. Yung kanyang silence, mula nang dinala siya kay Jesus Christ, pagpapakita yun na, talagang aminado siya sa kasalanan niya. Remember this, you will never receive forgiveness until you admit na ikaw ay nagkasala. Palagi ko itong sinasabi sa mga papataasin ng kamay sa mga students ko. Kasi alam ko, masisipag kayong estudyante. Makikita ko ang mga records yung matitindi. Diba si Leonard, di ba? Matindi. Hindi ka makakawala sa kulungan hanggat hindi mo inaamin na nakakulong ka. Naintindihan ba si Amen? Hindi ka makakawala sa kulungan. Hindi ka magkakaroon ng liberty pag hindi mo inaamin na nakakulong ka. Hindi ka makakalaya sa addiction mo sa games, addiction mo sa porn, addiction mo sa mga kung ano-anong bagay kung hindi mo inaamin na ganyan ka. Ah, hindi ka magmamature pag hindi mo aminin na prideful ka. Hindi. Hanggang bare buhay mo, gaganyan ka talaga. And look at that word, Lord. Kaya mga kapatid, alam nga ng Diyos yung bilang ng buhok natin eh. Alam nga yung pagtibok ng puso natin. Alam nga lahat. Alam niya kung sino ka. Alam niya kung anong ginagawa mo. And when the woman addressed Jesus as Lord, she acknowledges who Jesus is. Lord. Sir, madali lang naman sabihin yan eh. Lord. No! Nung panahon nila, it cost you. Titignan ka ng mga tao as heretic, as false teachers, as false believers. Bakit mo? Hindi siya yung Panginoon. Ganun ang isipin nila.
Kaya, mga kapatid, ikaw, matagal na tayo nagsisimba, baka hindi ka pa talaga sure na sa langit ka mapupunta. The gospel is very simple. You are a sinner. You admit that you are a sinner. God loved you so much. You receive the Lord Jesus Christ in your life, in your heart. And that's it. Sir, ang dali naman. Yes, madali kasi ginawa na lahat ni Jesus Christ. What you need to do is just accept those truths. Accept those stories na patungkol sa Panginoon, na siya ay Panginoon, siya ay Diyos. Now, what do I condemn thee? This is love. This is grace. Mga kapatid, lahat po tayo, kailangan natin ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yung mga kabataan, hindi kasi nila matagpuan yung pagmamahal na binibigay ng Diyos. And that missing love, missing peace in our hearts, inahanap natin kung saan-saan. Boyfriend, etc., etc. 12 years old, 13 years old, 14 years old, 15 years old. Kaya yung mga bata, huwag natin despise. Turuan natin sila na mahal sila ng Panginoon. Na yung pagmamahal na kanilang hinahanap, matatagpuan natin sa Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Sa Bible, pag tinanggal mo yung grace ng Panginoon, we are all consumed. The grace and mercy of the Lord, it will just remove those things. Kung ang Diyos hindi na magiging mabiyaya, kung ang Diyos hindi na magiging maawain sa atin, we are na sinindihan ng apoy, wala na. And Jesus said, look at this. Go and sin no more. Mga kapatid, hindi po tinotolerate ng Panginoon yung lifestyle ng babae. And same with us. Hindi tinotolerate ng Diyos yung mga maling gawin natin. Mahirap sa atin, matagal na tayong Kristiyano, magaling pa rin tayong magmura. Amen? Paano ka? Panonood mo ng flip-top eh. Di ba, Brother Caleb? Hindi, hindi ikaw yun ha. Hindi ikaw. Ano ko na? Pag-araw-araw ka talaga na nakikinig ng flip-top, puro mura talaga. Puro kabastasan talaga. Mga kapatid, hindi nais ng Panginoon. God doesn't want us to live in sin and love and mercy. Palagi lang and judgment in our life. Kung pababayaan tayo ng Diyos, sabihin mo kung anong gusto mo, siguro lahat tayo patay na. Ang Diyos sa mundo merong rules. Kung lahat pwede, ang gulo ng mundo. God doesn't want you. Ano ba yung mga dapat nating usuko sa Panginoon? Now, again, eto, it concludes us with this song. Andiyan pa ba tayo? Patapos na tayo eh. Say amen. Again, all of us, but Christ forgive us, we receive this salvation. Kung iniisip natin na hindi ka kayang tanggapin ng Panginoon, it doesn't matter who you are, it doesn't matter where you've been, it doesn't matter what you done. Because of who he is, and because of where he's been, because of what is happening. Alam mo yung mahirap sa atin, kapag palagi ka lang nakatingin sa sarili mo, wala talaga mangyayari. Tumingin ka sa Diyos. Amen? When you think, huwag mong isipin na parang ganito lang yan eh. To apply it in a very simple way. Hindi ibig sabihin hindi ka na nakapagbasa ng Bible ngayon. Bukas hindi ka na rin magbabasa. Hindi ako nakapag-pray kagabi ah. Sige, dadalasan ko na. No. Hindi na ako nakaperfect. Di ba?
Kakaririn mo na. No, start over. To student here, maybe naalala nyo to. When you made your plans and they gone early, when you tried your best, failed yourself and you don't know why, start over. When you told your friends what you plan to do, when you trusted them but they didn't come through. When you think that you're finished and want to quit, when you're bottom out in life's deepest pit, when you tried and tried to get out, starting over means victories won, race well run, Lord's well done. So, brother and sister in Christ, don't just sit there. Start over because and to belong. Brother Renz, lagi kang mahal ni Lord. Hindi ibig sabihin, di na ako nag-church, di na ako love ni Lord. No. And in His love, He disciplined us. Dinidisipline na tayo ng Panginoon. Disiplinahin ka. But again, start over. Because you are never too broken to belong. Let's all stand up and let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Lord, naman po sa aming kalagitnaan, na pride po pa rin na sinasabing, hindi po ako makasalanan, hindi ako katulad ng iba. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, that we are all sinners. Sinking that needs salvation from you. Father, marami pong pagkakataon in our life na kami po ay unfaithful, our hearts wander, at hindi po kami nasasatisfy sa inyo. And while your eyes closed and heads bowed down, kamag-aral, kababayan, this is the message of God to us, that is the Lord Jesus Christ. He shows His mercy, love, and grace to us in His Son. Kung hindi mo pa talaga sure na ikaw ay mapupunta sa langit, hindi mo pa sure kung ano mangyayari sa iyo at the end of your life, God is telling us in His word, you're going to hell and you need salvation because you're a sinner. God is so holy, you cannot go to Him after we die. And our salvation is not our works, not what we have done or who we are. Our salvation is found. Kung gusto mo makasigurado, sabi mo sa Panginoon, I cannot make it on my own. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Naniniwala po ako na sa puso ang tanggapin sa aking puso. My friend, if that's your heart's desire this morning, if the Holy Spirit is talking to your hearts, God is telling you have this great salvation. My brother and sister in Christ, the altar is open. You can come, pray, and tell the Lord that, Lord, I'm so sorry. Hindi tayo makakabawi sa Panginoon. But you can start over. Ano mang bagay na nangyari? You are from the broken family. Kneel to the Lord and pray. And bigay mo lahat sa Kanya. Upang manalangin po tayo silently, and after this, I close in prayer.
Father, once again, we thank you for this day. Patuloy mo pagpalain ng mga kapatid namin. Nag-aaral, mag-isal po sila. Mga naghanap ng trabaho, bigyan niyo po sila, Panginoon. Mga may business, pagpalain niyo po sila. Sa amin po mga bisita, estudyante, make them prosper, Lord, in their life. Thank you from you. I pray, God, to continue to bless our pastor sa kanyang pag-drive, sa kanyang lahat ng ladies, lahat ng young people, may you continue us to use spread your glory at marami po kaming marami po makakilala, maging ilaw po kami in this world.